tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang luha. Huwag ka nang magsinungaling. Nakausap ko na mismo si Buyit na asawa ni Nelly. Sinabi siya sa akin ng lahat. Ganun na ba ako ka namang magulang para patuloy na magliiman na yung mag-ama? Oo, nag-amali ako. Pero sa namang dahilan yan para hindi ako kausapin ng anak ko. Nagtiis naman ako ah. Bakit? Akala mo ba? Hindi naapikto ng pag-aalis ng anak mo dito? Bakit? Akala mo ba? Hindi ako nalungkot. Alam mo, hindi ako nasaktan nung umalis ang anak mo. Nasaktan ako at nalungkot. Nangulila. Pero ayaw ko na lamang na ako pa na magulang ang lapit at magkumbaba na anak mo. Lydia, bakit? Anong nangyayari? Sumasakit na lang at sumasakit dibdib ko. Lydia! Kumusta na ho si Inay Itay? Hindi pa siya nagigising. Ha? Matagal na palang dinaramdam ang pag-alis ng kapatid mo. At lalong nadagdagan yun ang kanyang samalang loob at hinanakit ng inilihim natin sa kanyang kasal ng kapatid mo. Hindi niya yun sinabi dahil aminado naman siyang may kasalanan siya, pero sa halip na sabihin sa akin ay minabuti nitong huwag na siyang mimik. At yun siguro ang naging sanhi ng pagkakaroon ito ng sakit sa puso. Sakit sa puso? Oo. Yun ang sabi ng doktor na sumuri kay inay mo. May sakit sa puso ang inay ninyo at malala na raw. Oo, at kailangan magpa-opera. Operahan sa puso ang nanay ninyo. Kaya lang hindi nila ginagarantiyan kung maisasama pa ang kanyang buhay. Dahil may posibilidad na hindi na nito makayanan dahil na rin sa edad ng inay ninyo. Huh? Kaya tulungan mo akong kausapin ang kapatid mo. Lali, baka sakali, pag naayos ang relasyon nila ng inay mo, magkaroon ng dahilan ng inay mo para lumaban sa kanyang karamdaman. Sige po, Itay. Pupuntahan ko si Nelly sa kanila ngayon din. Kagagaling ko lang sa ospital ngayon. At kaya ako naririto. Dahil gusto kang makausap ni inay. Ano? Ate naman, umaga-umaga sinisira mo ang araw ko.
Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ang sabi ko, kagagaling ko lamang sa ospital ngayon. At alam mo kung sino ang nasa ospital? Si inay. Oh, ngayon, kung nasa ospital ang inay mo, ano naman sa akin yun? Inay mo rin ang nasa ospital. At hinahanap ka. Hindi mo pwedeng bisitahin mo naman siya? Kinalulungkot ko, ate. Pero busy ako. At kung wala ka ng ibang sasabihin pa, paraanin mo ako dahil may pupuntahan pa ako. Uy, kung gusto mo, dito ka sa bahay. Dumito ka lang. Pero huwag mong asahang uwi ako ngayon dahil may importante akong pupuntahan. Mas importante ba kaysa pagbisita mo kay inay na nasa ospital ngayon? Ate, mas importante pa ang dadaluhan kong parte kaysa sa inay mo. Sinabi ng kapatid mo yun sa'yo na mas pinili pa ang dumalo sa party kaysa bisitahin ang inay niya. Saan party ang dinaluhan niya? Sa kabilang probinsya po. Mas malayo pa ang probinsyang pupuntahan niya kaysa dito sa ospital nang lapit-lapit sa kanya. Ay, itay, malaki talaga ang tampo ng kapatid ko kay inay. Ay, pero may malubhan ang kalagayan ng inay ninyo. Baka naman, sinantabi mo na sana yung galit niya sa iyong ina. Mas mabuti kung kayo mismo ang makikipag-usap sa kanya, itay. Malamang mas pakikinggan niya kayo. At paano ko lalapit sa kapatid mo, narito ko sa ospital? Maliban lamang kung dito ka muna at ikaw ang magbabantay. Itay, kahit gusto ko, pero paano naman yung dalawa kong anak? Kanina pa nga sila text ng text sa akin eh. Ay, paano kaya ito? Pwede mang cellphone mo at kakausapin ko yung kapatid mo. Opo. Siya nga ho pala, itay. Dadaan pala ako sa bayan nila, Nelly. Dahil tinext niya ako kani-kanina lamang ni Boyet. Bakit daw? Hindi ko alam. Basta sinabi lamang sa akin na puntahan ko siya sa bahay mamayang hapon. Baka dumating na ang kapatid ko galing sa Maynila at ibibigay na naman ang pasalubong natin sa kanya. Dahil nga po, galing siya sa kabilang probinsya. Paano kung matutuwa niyan ngayong mas inuna pa niya ang pagdalo sa party na yan na nasa malayo? Kaysa pagbisita niya sa inay mo sana narinito lamang sa ospital na malapit sa kanya. Huwag kayong mag-alala, itay. At muli ko siyang kakausapin ngayon pagpunta ko sa kanila. Ate Inday, ikaw pala. Dumating na bang asawa mo galing sa kabilang probinsya? Oo, pero wala siya dito sa bahay ngayon eh. Ha? Bakit? Umalis na lang ba siya? Nasa hospital siya ngayon. Ano? At bakit? Matagal na pala siyang makaramdaman. Pero hindi lamang niya sinasabi sa akin. Sinarili niya ang nararamdaman niyang sakit. Kaya huli na nang malaman ng doktor. Dahil mala na ang kanyang sakit. Aha? Ano? Opo, ate. At kinailangan raw palitan ang kanyang kidney. Kung hindi ay mamamatay siya. Ate, ayokong mamatay ang kapatid mo. Mahal na mahal ko ang kapatid mo, ate. Mahal na mahal ko siya, Nene. Kumalma ka. Hayaan mo't mabait ang Diyos. Hindi niya pababayaan ang asawa mo.
May sakit. Sakit din ang kapatid mo at kinailangang mapalitan ang isa sa kanyang kidney. Opo, itay. Ano bang pinag-uusapan ninyo at ila nagbubulungan kayong dalawa dyan? Hindi ba totoo? Sinabi na nga yung patay na ako sa kanyang asawa eh. Inilimpa ng anak mo sa akin ang kanyang pagpapakasal at nakikutsaba ka pa. Inisipira niyo ako sa kasal ni Nelly. Tapos ngayon, nagbubulungan kayong dalawa. Hindi matapos-tapos ang lihim na yan. Lydia, may dapat kang malaman ngayon. Ano yun? May malubhang karamdaman din ang anak mo. Kailangan daw matanggal ang isa niyang kidney at mapalitan ito, kundi ikamamatay niya ito. Ano? Karamdaman si Inay. Hindi ba pwedeng bisitahin mo naman siya? Pagkatapos ng mga ginawa niya sa akin noon, bibisitahin ko siya ngayong may karamdaman siya? Nelly, hindi mo alam na maiksi lamang ang buhay. Hindi mo dapat na lumapit pa rin sa kanya at humingi ng tawad? Total, matagal na rin ang pangyayaring yun eh. Baka naman pwedeng kalimutan mo na yun. At ako pa talaga ang lalapit at hihingi ng tawad. Samantalang siya itong katakot-takot na sama ng loob ang ibinigay sa akin. Kung hindi nga lang dahil sa'yo eh, baka napariwara na ako sa'yo. Nandiyan na ako, pero may karamdaman na si Inay. Tulad mo, may karamdaman ka. Anong sabi mo? May karamdaman ako? Oo. Kahit hindi ba pwede na magpatawaran na lang kayong dalawa? Pwede ba? Huwag mong gamitin ang karamdaman ko para hilingin mo na lalapit ako kay Inay para humingi ng tawad. Dahil kung may kasalanan man ako sa kanya, mas mabigat ang kasalanan niya sa akin. Anak, uupirahan ang inay mo ngayon. Pwede bang bisitahin mo naman siya? May karamdaman din ako, itay. Kaya baka mas mapadali pa ang buhay ko kung makikita ko si inay. Ganyan ba talaga katigas ang puso mo, ha, Lele? Hindi mo ba kayang patawarin ng inay mo? Itay, kung wala na kayong sasabihin, ay iwanan niyo na ho ako. Magpapahinga na ho ako. Nakikiusap ako sa iyo, anak. Bisitahin mo naman ang inay mo. Magpakita ka lamang sa kanya. Oh, tumatawag ang kapatid mo. Oh, Lani, bakit? Ano? Oo. Pupunta ko niyan sa nalung madaling panahon. Sweetheart, natatakot ako sa gagawin nilang operasyon. Isa pa, hindi ko alam kung... Ipanatag mong yung kalooban. May nagdonate ng kanyang kidney. Kaya mabubuhay ka. Sweetheart,
ipanatag mo naman yung kalooban at mag-relax ka. Dahil bukas ng umaga na ang operation mo. Sino daw ang nag-donate ng kidney sa akin? Hindi ko na naitanong. Basta sabay nila kayong uoperahan. Hindi mo nga lamang siya makikita. Dahil i-injikan nila kayo pareho ng anesthesia para hindi nyo maramdaman ang sakit na gagawin nilang operasyon mamayang gabi. Kaya ipanatag mo ngayong kalooban. Ay alam ko, mabubuhay ka, sweetheart. Mabubuhay ka. Kanya na kidney ko ang nailipat sa kanya. Lydia, bakit kasi ayaw mong ipasabi sa anak mo na yung isa mong kidney ang nasa kanya ngayon? Alam ko kasi galit ang anak mo sa akin. Ayaw ko makikipag-usap lamang sa akin dahil nalaman niya nasa kanya ang isa kong kidney. Gusto ko darating man araw na makikipag-usap siya sa gusto ko. Kusang lumiyak ang kanyang paglapit. Dandanan kayo pagmahal at respeto sa akin. Lydia, painan ang painang boses ng asawa ko. Nanghina na ako kung hindi ko masabi sa anak mo. Ikaw na lang ang bahalang magsabi. Mahal na mahal ko ang anak mo. Oo, Lydia, pero huwag ka nang magsalita. Baka makasama po sa iyo. Huwag ka nang magsalita. Mahal na mahal ko pa yung tatlo. Ikaw at ang dalawa nating anak. Pahingi mo ako ng tawad sa anak mo. Lydia! Lydia! Anong nangyayari sa'yo? Lydia! Dok! Doktor! Tulungan niyo kami! Ang asawa ko! Tay? Wala nang hinihingin niyo, Lani. Hindi! Inay! Inay ko! Iniwan na tayo ng hinihingin niyo. Hanggang sa huling sandali ng buhay niya eh. Ang bukang bibig niya ay mapatawad sana siya ng kapatid mo. Pangalan pa rin ang kapatid mo ang kanyang sinasampit na gusto niyang humingi ng tawad. At hanggang sa huling hiningay, pangalan pa rin ni Nelly ang sinasabi niya. Patawarin mo ako, Lydia, kung hindi ko nadala sa'yo ang anak na. Itay! Ate! Anong ginagawa mo dito? Umalis ka na! Hindi ka namin kailangan dito! Hindi! Ate! Gusto kong makita at makapiling kahit ang labi ni inay. Bakit? Mabubuhay ba ang inay mo sa pagpapakita mo rito? Mabubuhay pa ba siyang
sa pagpunta mo rito, ha? Nay! Gusto mo lamang humingi ng kapatawaran ngayon, Nay. Ngayon ka pa hihingi ng kapatawaran. Ngayon hindi na niya maririnig ang paghingi mo ng kapatawaran sa kanya. Nagmakaawa ako sa iyo. Nasanay dalawin mo ang ina mo. Dahil naawa ako sa kanya. Pangalan niya lagi ang sinasambit niya. Hanggang sa uling sandali ng kanyang buhay, pangalan mo ang binabanggit niya. Pero anong ginawa mo? Ipinagkit mo yun sa kanya. Alam mo ba kung kanino galing? Ang kidney na yan ay nilipas sa'yo! Kidney yan ang inay mo! Itay, pag-iusap! Gusto ko siyang mag-iusap! Para magkahingi ako ng tawad sa kanya! Para ano pa ang paghingi mo ng tawad sa kanya? Para ano pa? Wala nang saysay ang paghingi mo ng tawad dahil hindi ka niya maririnig pa. Kahit na maglupasay ka pa sa harapan ng kanyang kabaong, hindi ka niya maririnig pa! Ay, patawarin mo ako, Nay. Nagsisisi ako na inawa mo, Nay. Patawarin mo ako! I just wanna love you through so napisagala. Maiksi lamang ang buhay, ugaliing magpatawad sa lahat ng pagkakataon, lalong-lalo na sa ating mga mahal sa buhay, dahil hindi natin alam kung kailan babawiin ng puong may kapal ang ating buhay. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na po nagtatapos ang kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo, Philippines. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan, pag-ibig ko'y tayo.